Buhoy! Ayun, December na. And syempre may naiwan tayong second part nung episode last week. Kaya ayun, tutuloy natin yan dito sa episode na to. Pero bago ang lahat, thank you sa mga nakikinig. Dumating na yung Spotify Wrapped 2022 last week and nasa top 5 ako dun sa mga ibang ano listeners. So thank you. Welcome to the Why Podcast. Ang episode natin ngayon ay College Life in the Philippines, Part 2. Sa episode na to ay ipagpapatuloy natin yung topic natin ngayon na tungkol sa college life. Since nag-aral pa nga si Silags, tatry din natin i-compare yung buhay ng current na nag-aaral ngayong year 2022 and yung mga graduate na in the past years, including me na parang isang dekada na yata nakalipas. The Buhay Podcast is available on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcast, and Amazon Music. Visit podcast.buhoy.com for more info. Diba, sa inyo ba, sa klase nyo ba, parang may kumpul-kumpul ng barkada? Subgroup, ganun? Oo. Parang may, ano, kunwari ito, yung mga magkababarkada, grabe ito magkababarkada ito, ang yayama. Tapos ito, uy, ang tatalino naman itong mga to. Sa section namin, parang more on, ano siya, isang group kami, tapos may smaller groups na, kunwari ito, mas gusto nila anime, ganyan, cosplaying din sila. Meron dito yung mga sobrang magagaling, mag-drawing, kasi, parang kayo napapaano? Saan kayo belong? Ano yung parang ano ng iba sa grupo niyo? Ako siguro yung Jejemon. hindi naman, joke lang yan. Ako yung parang ano, mapasyal dun sa kapag yung lagi kong sasamahan is either yung ay punta tayo sa ano, sa SM ganyan o kaya sa punta tayo sa exhibit ng ganitong artist, kaya punta tayo sa Luneta ganyan, as in yun, doon ako sumasama. So yung subgroup namin is parang mapasyal, yung mapapasyal na tao. Oh. Ako yung ano, saan ba? Sa hala, tahimik lang ako nun eh. Saka nasa library lang ako lagi. Ay, sabi. Wow. Yun din iniisip ko. Yun iniisip ko mo, Lil. Sabi ko, feeling ko si Lil yung nagpupunta sa library. Ang totoo, nasa library lang ako lagi pag vacant time. Tapos natutulog. Sa library. Hindi, nagbabasa-basa lang. Nagbabasa-basa lang, ganun. Ganun, ano ba? Anong group ba yun? Wala. Basta may pero may one ano, big group kayo na barkada. Meron naman. Ano naman, hanggang ngayon, pag ano, pag nagkikita-kita, ganyan. Pag, like, pag may kinasal na isa, doon kaming lahat, gano'n, invited. Kasalan na. Ha? Kasalan na yung grupo niyo. Oo. May mga nagpabinyag na, ganyan. Okay. Parang sa amin din, ang, sa grupo namin, wala nang gusto magpakasal. Parang ako lang yata. Ikaw lang nagpakasal. Yung iba, ano, wala pa. May mga ano naman, may mga boyfriend, girlfriend, pero pa parang wala pang nagpapakasal sa kanila. Oh. Wala pa. I mean, hindi pa. Meron pa rin pang ano, may mga single ba? Yun, pero mostly kasal na rin. Ganon. Wait lang, parang di nabanggit. Anong major mo sa college, Jill? IT. IT, okay. Ay, IT ka? Well? Ha? Ngayon ko na nalaman. Kasi yung color ng IT sa school namin is purple. Ah, kaya ka nag-IT si purple. What? Grabe yung decision making. Binasa yung college life sa kulay ng ano, college ko. Mas wala na yung ano, yung isang kaibigan ko na ano, na classmate ko din. Ito siya nag-IT. Kasi pagpasok mo ng gate ng campus, ang unang-unang makikita ang office. Office of the College of Information Technology. Kaya dun daw siya nag-IT. As tinatamad ng maglakad pa ng konti. Kaya sabi namin, paano, eh, ang katapat kasi nung college namin is yung College of Law. Eh paano na lang kung yung office pala ng College of Law, eh doon na. Oo, mali lang siya ng lingon, mapapalo na sa bigla. Yun. Mga decision sa buhay. Speaking of
desisyon sa buhay. Ang tanong kong alin ako sa group, di ba? Hindi, kung anong saan ka mas pumapanig dun sa big grupo ng klase. Okay, magandang kwento to. Nung una, yung classroom namin separated and into four. Nung first, yung mga rich kid, isang big group talaga sila ever since. Yung mga rich kid, kami, SM Scholars, anim. Tapos merong yung mga tahimik, group din yung mga tahimik. Yung mga tahimik na babae, lima sila. Then isang, yung hindi talaga nagsasalita. Yung as in, wala talaga silang kibo. Yun, silang apat. Ayun, yun yung apat na grupo nung simula. Siyempre, doon ako kasama sa mga sa scholar. Pero, minsan nagmo-merge kaming yung grupo namin doon sa mga tahimik na babae. Minsan nagmo-merge yun. Tapos, nung mga fourth week siguro, meron kasi kaming kaklase na lumipat siya ng school, lumipat siya ng PUP. So, naging mas close yung grupo namin nung grupo na yun. Then, nung umalis yung kaklase kong taga-PUP, kasi lima sila sa grupo, yung mga babae, lumipat yung kaklase ko ng PUP. Tapos, nung lumipat yung kaklase namin na yun, hindi na rin pumasok yung dalawa. So, yung dalawang natira, by default, sana naririnig nyo to. By default, naging kami na yung main circle. Oh, so, 8 na kayo in total? Yes, naging 8. Major na kami ng 8. Tapos, pero tanong ko, may, as Makati yan, may maraming konyo sa klase, including you. parang hindi naman. Or yung konyo, parang ano na siya, parang hindi siya Gen Z na generation. Hindi naman. Ewan ko, ako personally, parang amazed na agad ako sa skills sa mga kaklase ko in communicating in English. Doon sa subject namin, doon sa isa, sa purposive communication. Pero pag nag-uusap naman kami, normal. Ganto. Wala naman yung parang, punta tayong Starf. Hindi, wala. Walang ganon. Nag-expect din ako actually. Pero okay, wala. Okay, good, good. Sa college, hindi naman may iwasan na di kumain. Hindi ko alam. Anong favorite nyo na, na yung pagkain sa loob ng campus or sa labas? Kung saan kayo kumakain dun pag nagla-lunch kayo or nagme-merienda kayo? Gusto ko din sumagot. Sa akin yung yung carioca. Alam niyo yung carioca? Yung para siyang prito na na parang mochi na pinirito. Yan. Nakwento ko na ba ito? Parang nakwento ko na yata ito last time. Feeling ko. Nabanggit ko na yung karyoko. Kayo. Or hindi kayo kumakain. Okay lang naman ako. Squash balls. Literal na kalabasa? Oo, kalabasa na may mga... Wow, healthy. Ewan ko ano pang gulay yun. Carrots yata. Parang ano yung sa Korea na parang... Di ba may ganun sa Korean food? Parang ganun. Pero ano siya, parang squid ball type na. Bilog na bilog talaga. Ito ba yung nag-aabot kayo nung di ba kung ito lang din yung sa high school? Yung inaabot nyo lang sa gate yung pambaya tapos inaabot sa inyo yung pagkain. Hindi naman kasi pwede naman lumabas. Pag college pwede na nga pala lumabas. Uh-huh. Pwede naman lumabas. Saka as in nasa... paglabas mo ng gate, like, konting hakbang ka lang nandun ka na malapit lang. Nasa labas lang siya ng gate. So, tapos, yun yung sa merienda. Pero sa lunch. Sa lunch. Yung sa lunch. Yung sa squash balls, sila yun? Ay, kilala. Mag-name drop. Kasi hanggang ngayon, nakilala pa rin. Ano pa rin naman sila. Okay. Promotion. Events or sila yung kinukuha namin for ganun yung mga carts. And then pag sa lunch naman yung dun sa kabilang gate malapit si yung barbecue tawag dun yung pork barbecue siya na hindi na siya naka-stick like yung na siya ganun na limpo na chinap-chap? Oo. Tapos barbecue. Sarap. Kineme, ganun. Yun. As in, ang daming kumakain doon na mga estudyante. May mga teachers din. Ganun. So, kailala namin siya. Hi, Sir Ben. Wow. Shout out.
Kasi pag nakita pag nakikita namin or kasi ngayon yun si yung may-ari nun nakikita ko sa mga events kasi nag-host siya ganyan or minsan ninong eh wala na close na yun so pag nababanggit na nakakamiss yung barbecue nila Sir Ben ganyan yun. Let's go. Shoutout po kay Sir Ben na nag-iihaw ng barbecue. Pero sobrang ano nung mga business sa inyo. Mm-mm. Support local businesses. True. Siyempre. Dahil sa inflation, kailangan natin. Ay, magtulong. Yes. Iba na yun. Shoutout. O, saka para may pang-party sila. Ano? Ay, sarap. Ay. Yung favorite merienda, cheese stick. Wala, cheese stick lang sa kanto. Yung kasi sa loob ng subdivision yung BSU. So parang lalakad pa kami ng soup, sobrang layo papuntang kanto para lang makapag-cheese stick. Pero kung sa mas ano yung word na kukunin ko? Pero yung mas favorite namin, siomay rice. Kasi dalawa kasi yung kinakabilangan kong grupo. Yung isa, yung mga okay, hindi mo sinagot yung tanong muna yun. Sagutin mo na din. Sige. Dahil nagdo-dorm ako, so matik na ang kagrupo ko is yung mga kadorm ko. So kami yung mga aral ng aral. Kunwari, aral ng aral. Yeah. Mga matatalino nandun. Pero yung mga friends ko talaga, yun yung mga gala. So kapag kasama ko yung mga friends kong aral ng aral, cheese stick at siomay rice talagang ang aming favorite kasi yung mga tagtipid din sila. Eh. So nakikisama na ako. Pero kung ang kasama ko itong mga gala, kung saan-saan na lang cafe. Kasi sa school namin ang daming katabing cafe eh. So kung saan-saan na lang. Siyempre, pero malakas na business sa tabi ng university yung mga Diba? So lagi kami nandun. Pero yung pinakamadalas is yung silog. Mm-hmm. Na ang kinakain ko lang naman ay hot silog kasi puro baboy yung iba. So, kahit baboy din naman yung hotdog. Ay, kahit na. Hindi, iba yung baboy. Hindi naman daw mukhang baboy. Yung kulay-pula na. Kasi ayoko. Gusto ko lang idagdag pala bago sumagot si Silags. Nung nagdodorm ako, kung bumibili ako sa SM nung ano, alam niyo yung 555 tuna pero may flavor. So, bumibili ako ng limang flavor. Fritada. So, Monday to yung Friday, iba yung flavor. Oh, tapos, bibili lang ako ng kanin dun sa dorm. Sa dorm kasi merong ano, may nagluluto. Yung mga bantay dun. So, ganun lang din yung ano ko, mga pagkain ko nun. Okay na ako dun. Kaya dun din ako gumaan eh. Parang naging 81 kg ako dun nung time na yun. Sa amin, sorry, pero sabi ko nga, may group of mayayaman which is 90% ng population ng school. Kaya walang ganyan sa school namin. Pero, ang nagiging street food namin, hala hindi, ang pangit. Okay, pangit ng term. Ang nagiging comfort food namin, pagka ano, since meron kasi kami mga kaklase na full-grown adults na. So, very generous sila sa aming mga, sa grupo namin. What do you mean na, ano? Mga 20s, 30s, 40s? Hindi ko sure kung gusto niyang marinig to, pero may kaklase akong 56 na. Parang as in, gusto niyo nga niyang mag-asinas career yung accountancy siguro. Yun. So, yun nga, yung mga full-grown adults, actually, halos lahat ng kaklase namin, very generous sila sa mga bagay nila. And, ayun, lagi kaming niyayaya, yung buong grupo namin na, tara, kain tayo sa labas, breakfast, ganun. Like, B, kuya, sobra na po. Like, umasahin na. Every week na lang. Pero, umuho kayo? Oo. Timawa kami. Ah, lilibre niya. Akala ko sasama lang kayo tas kanya-kanya pa rin. Yun nga, lilibre niya kaming buong grupo. Imagine, parang ang pinakamaraming number namin, parang 11 ata kaming niyaya niya. Hindi ba in-assume nyo lang? Hindi ba in-assume lang kayo na lilibre? Hindi, B. As in talagang ililibre niya talaga. Kasi nagawa na namin una, tapos iyayain ulit kami, tapos iyayain ulit kami. So, di ba nahihiya na lang siya na parang, ito na naman itong mga to, o na naman sa akin? Well, hindi. Sure akong hindi. Masaya siya sa ginagawa niya. Okay, as a galante. Huwag kasi kayo umuong.
Baka naiyak na yun pagdating ng bahay. Oh, yung parang ano lang, parang gusto niya mag-breakfast kasi yun lang yung tinanong. Tapos kayo, opo, opo. Tapos bayaran na. Tapos walang naglalabas nung ano, pambayan. True. O hindi. Talagang siya talaga yung ano. Laging ganun. So, try niyo maglabas ng pera. Hindi, kami na to, kami na to. Na nagawa namin siya nung una. Ah, so trial and error nyo. Tapos nung na-realize na ililibre kayo. Talaga. Hay nako. Inabuso na. Inabuso na. Pero totoo, sobrang swerte talaga namin sa mga ano namin, kaklase namin. Kasi halos every week talaga merong something na para sa amin. No, aww, thank you. So, di ko pa rin nasagot yung tanong. Ang sagot sa tanong is Jollibee. Kasi yun lang yung katabi ng school. Iba. So, imagine, anong favorite? Kami, anong favorite mong in-order? Nung una, ang in-order sa akin, sinabi ko kasi gusto ko spaghetti. Di, ang in-order sa akin, nakaklase ko spaghetti talaga. Tapos yung mga in-order nila, ano, parang chicken super with fries. Tapos may ano, pa. Be, tapos sa akin spaghetti. Nung next time, sabi ko, be, sumama talaga loob ko ng spaghetti na in-order mo sa akin. Be, chicken spaghetti naman. Ayun, chicken spaghetti. Well, next time kasi, ano. Libre ka na? Teka, pinag-uusapan natin dito yung libre pa din ba? Oo, libre pa din siya. Okay. Hindi kami gumagastos sa school eh. Ang swerte nyo naman, I mean, isang tao lang yun yung lagi nalilibre sa inyo. Yes. Tapos meron ding iba pang manlilibre sa amin. Meron ding isang nang libre sa amin naman sa Starbucks. Ibang tao naman yun. Tapos meron ding naka-schedule na ililibre kami ng buffet. Schedule. Di, buffet? Totoo talaga. Vibe na yan ng buffet. Iba talaga pag Manila kids. Makati yan, Makati. Thank you, classmates. Ako hindi masyado, hindi ano lang. Babayad, nagsishare naman ako. Grabe. Okay, kami na timawa. Ginigil trip si Silag. Kami na timawa. Kami na garapal. Pero naalala ko nun, medyo kung hindi Jollibee, ano, yung sa mini-stop. Di ba hindi na mini-stop ngayon yun? Yung Kariman. Kariman. Ay, Kariman? Oo. Ang sarap ng Kariman. Alam, may kwento na naman ako. Oh, go, go. Yan ba yung ano, knock-knock, who's there, Kariman? Karimano. Kariman poker face. Ano yun? Ayoko na. Kariman. Ay, nako. Kwento mo na. Ayoko mag-joke. Okay, ang ano kasi, sobrang hilig ko sa ice cream. Tapos, ang inaano namin ng mga kaklase ko, niyaya ko sila na, Bi, tara, punta tayo 7-Eleven. Naglakad kami, nag-ikot kami sa buong, hindi naman sa buong Makati, pero nag-ikot kami around the area. Parang day 1, dito sa 7-Eleven na to, tas wala. Day 2, punta kami sa 7-Eleven na to, tas wala na naman. Bi, as in, nung pangatlong araw ata, which is nung nakahanap na kami ng ice cream, BS in, galit na yung mga kaklase namin. Meron na kami mga kaklaseng nag-walkout. Na iniwan na kami. Ay, bebala na kayo. Sakit na ng ulo ko. Kakalakad sa initan. Anong ice cream? Yung nasa machine or yung... Yung ice cream sa 7-Eleven. Soft serve. Soft serve. Ah, okay. Yay. Hindi, ang tanong, walang 7-Eleven o wala lang ice cream yung ibang 7-Eleven? Walang soft serve yung mga 7-Eleven dun sa area na yun. Oh, okay. So, sa mini-stop kami nakabili. Speaking of pambuburaot, magkano yung baon nyo every ano, every day or every week? Kung gano man siya ka ano binibigay? May answer is, nung una, 200 every day. 4 days ako napasok. Tapos, around 100 yung nagagastos ko para sa pamasahe. Pero nung next month, since scholar ako, may binibigay na allowance. Oh, since okay. Then, ako na lang yung nagaano. Since pamasahe lang naman ginagastos ko. Magkano yung sa allowance na binibigay ng SM? Ang natatanggap ko ay 3K per month. Oh, goods na. Pwede na pang pa-price. Enough lang. Tapos meron ka pang, binabaunan ka ng lunch. Oh, yeah. Yes. Makaipon ka na din. Mas mayaman ka na sa akin, for sure. Mas mayaman ka pa sa akin monthly. Naiyak na ako. Truly. Pero naman kami. Pautang naman kahit.
Very enough lang talaga as in. Pero kasabagay, delikado sa Makati yung parang pumasok ka lang sa isang... Di ba't mo minamanifest? Wag mo manifest, please. Follow mo na. Hindi, hindi. I mean, delikado in a way na madaan ka lang sa isang mall o isang ano. Pwedeng mawala yung 3,000 mo sa paggastos. Maubos, yeah. Oo, maubos biglaan. Kasi ganun yung nangyayari sa... Nung nasa UST ako, yung sa akin, ano... Nung nagdo-dorm ako sa UST, 1,200 yata. So, di ba parang biyahe papunta tsaka pabalik after ng week. Tapos the rest is pagkain. Tapos minsan nawawala yung 1,000 na yun ng mga Tuesday. So, sinusurvive ko na lang hanggang Friday. Ganyan. Minsan ganito. Hello, ang intense naman no, nung 1-2. Kasi may sa UST... Sabagay ano nung time mo, piso pa lang naman yung kanin. Ay, grabe. Grabe. Five naman. Ay. Five naman. Hindi, pero ano. Kasi sa UST, meron silang ano food court dun sa loob ng campus. Tapos may KFC. Magkatabi yung McDo, KFC. As in yung, ay, hindi ko alam Pizza Hut ba yun? Basta hindi may mga as in mga SM, mga pang SM na kainan. So, pumasok ka lang sa isa doon, 80 pesos na yung mawawala sa'yo. Ganyan. Breakfast, lunch, dinner, di ba? So, hindi naman pwedeng every time nag-KFC ako, edi ubus ka ganyan. Pero nangyayari ngayon minsan. Tapos, nung sa UE naman, uwian na ako noon, 300 per day. Ang pamasahe ko kasi ano eh, parang mga 55 papunta, pauwi is 55 ulit, mga 100 something. Nakaipon ako doon, pero may isang araw siyempre na pag gusto kong mag-SM. GSM North EDSA, ganun. No, doon nawawala. So yun, di rin ako nakaipon masyado. Or yung mga gamit din. Kasi nga, di ba, painting major, bibili sa National Bookstore ng mga pang-painting, ganyan-ganyan. Mga materials. Doon ko ginagastos. Since wala naman ako kailangang pabasahin. Then lunch, umuwi naman ako. Breakfast, bahay naman. Dinner, bahay din. So parang, ano yun? Nasa 1-3. Monthly. Yeah. Wow. Binibigay sa'yo ng monthly. Hindi. Wow. Hindi naman. Parang 500 na buo in sa start ng month and then parang for ano siya. Padagdag-dagdag pag paubos na. Mm-mm. And then, ikaw na humihingi pag ayaw paubos na yung allowance ko. Kailan. Mm-mm. And then 40 per day pang merienda. Ganun. Mm-hmm. So 40 kasi 5 days lang. Yeah. Wala naman pasok ng Saturday, Sunday. Ako meron NSTP. May ganun pa ba? Inabutan yun, di ba? Di ba? Meron pa. Ako pero first year lang. Second year ako nag-NSTP, nagpa-late ako ng konti. Yeah, pero first year lang. Pero, yun, edi ano, pag may pasok ng Saturday, 40 ulit. Basta 40. 40 pag daily. Pag may klase. Pag wala, edi wala. Kaya ang sad pag walang ano. Pag may bagyo, pag... Anong ba? Pag nag-ano, holiday, mag-o iyan. Wala. Hindi, yung saan kasi. Siyempre, pamasahe pa lang 400 na balikan. Wow. Ha? Hindi, parang ano lang yan, estimate lang yan. Nasa 400 na buong pamasahe. Isang araw lang yun na balikan? Hindi isang araw. Weekly. Weekly. Nung nag-uuwian ka na nito. Kasi parang mahal, 200 papunta, 200 pabalik sa pamasahe. Hindi kasama na dun yung pamasahe ko. Papuntang school. Wait lang, ganito ha. Nasa Batangas ako 6 days. Siyempre sa Batangas, dalawa kasi yung campus namin. Isa sa bayan, isa sa, basta dalawa ang campus namin sa Batangas, pabalik-balik kami minsan. Ah, palipat-lipat. May subject sa kabila, may subject dito. So kasama na yung mga pamasahing ganon and yung mga minor na pamasahe. So 400 na. Grabe. Pero kung balikan lang, nasa 250 kung isang araw. 125 yung papunta, 125 yung pabalik. Mahal. Mas mahal yung pamasahe mo kaysa sa akin. Sa bagay Laguna, Batangas kasi. Oo, halos dulo na ng Laguna, pa Manila na eh. Tapos dulo ng Batangas. 400 na agad yun. So ang kapag wala talagang bayarin sa school, ang weekly ay 3,000. Wow. Mahal magpa-aral ngayon. Mahal na nga. Mahal. Nung mga bandang kay Ian. Wala eh. Laman akong magawa. Pero parang hindi practical yung multi-campus. Yun yung sinasabi ko, satellite campus.
Ah. Satellite campus, yung wala siya dun sa main campus. So, ano yun, say, within one day, may mga klase ka na dun sa satellite campus kapupunta. Oo. Or sobrang laki lang, parang UP Diliman na nag-jeep kapupunta sa hindi, hindi, hindi. Hindi, talagang satellite ibang lugar. Campus pa yun. Kasi ang yung campus na yun ay main 1 at main 2. Baka main Mendoza. Ay. Ay. Okay. Aldab. Pero parehas silang main campus eh. Oo. Ewan ko okay. Sa kanila. Para pantay lang. Pero parang lugi nga yung mga estudyante na babiyahe ka pa para sa next mong klase. Mm. Tapos babalik ka pa ulit dun sa original na. Oo, pero madalas naman parang isang subject lang yun or dalawa. Ayun nga mas lugi, parang mas madalas. Lugi pa. Itong subject lang, babalikan mo pa din sa kapitin. Ano lang naman yun? 15 pesos. 15 pesos pa masahin. Papunta. Sa isang karyoka na yun. Ano ba yung karyoka mo? Karyoka is life. Ayun na po. Ano yung pinaka-challenging na subject for you sa nung college? Kaya ang hirap mo nung tanong ko. Wala rin ang maisip. Ako meron. Parang lahat challenging. Okay, go. Go, Silag. Okay na yung question? Yes, yes. Nag-iisip na rin ako ng sasagot eh. Okay. So, grabe guys. Sobrang hirap mag-isip. Out of, ilan ba yung mga subjects ko? 8. Out of 8 subjects. Grabe, ang hirap mamili. Siyempre, pinakamahirap accounting. Kasi, well, lumabas naman dun sa ano namin. Lumabas naman sa transcript namin ngayong dahil kakatapos lang. Nag-post yung teacher namin ng tabulation ng grades. Kaya upon looking dun sa kinumpute niya na grades, originally, 9 lang yung pumasa sa amin out of 33. So, ganun talaga siya ka-intense na, di, 9 lang, ano na. As in, super lugmok lang yung mga kaklase ko na, okay, saan tayo lilipat? Talagang ano na, sobrang lungkot na nila nung isang araw. Pero yun nga, nag-consider naman yung teacher namin and ayun, pinasa niya naman yung iba na deserve pa tumuloy, na nakikitaan naman ng effort. Pero mahirap siya dahil yung mga, hindi ko alam kung sa amin lang, pero meron kasi ako kaklase na galing FEU, lumipat ng school namin. So may experience na siya sa accountancy. Mahirap daw talaga yung style nung sa school namin. Parang hindi daw kami dumaan ng basic. Diretso agad kami doon sa, yan yung nagbibigay yung teacher namin ng questions na lumabas sa dating board exam. So ganun siya ka-intense na, first year pa lang kami, first year, first term, ang sinasagot na namin board exam. Ganun. So mahirap talaga yung accounting na. Yun lang. Pero kung sa bagay, no, ano, parang kung mas advanced kayo, mas lalaki yung ano, chance nyo na yung mag-excel nga kayo ng mas mabilis. Actually, di ba? Mas parang easy na lang sa amin yung pinaghirapan namin ngayon eventually sa susunod na. Pero to sa 9 na yon na original na pumasa, nandun ka naman. Yes. Oh, yun. Goods na yun. Diba? Pwede scholar. Na. Scholar ng bayan. Ay. Di ba ang petroleum engineering sa atin, parang theoretical lang eh. Kasi hindi mo naman pwede bungkalin yung lupa para makakuha ka ng oil sample. So parang puro more on theories yung petroleum engineering sa amin. So ang pinaka-challenging na subject ko is reservoir engineering. To put it in simple words, hindi ko alam. Sobrang hirap niya, yung hindi pwedeng simple. Basta yung subject na yun is about estimating kung ilan yung oil sa ilalim ng lupa. Tapos, yun yung na-estimate mo na. So, tapos, hindi ko alam yun. Hindi ko natuntun yung subject. Wait nga lang. Di ba pag reservoir, parang dam? Parang yung naiisip ko eh. Iba-ibang reservoir. Ibang reservoir siya ng oil. Yeah. Oo, reservoir ng oil sa ilalim ng lupa. So, yung subject na yun is about estimating kung ilan yung oil sa ilalim ng lupa and figuring out kung ano yung magandang method ng pagkuha sa kanya. Pag ano, ako pa sa naman, anong grade mo dun? 3. Congrats. Major pero namin. Pero hindi mo na-repeat. Hindi ko na-repeat. 3 ako. Oh. Eh di okay pa din. Okay pa din. Challenging lang naman. Hindi naman daw devastating. Tsaka yung pinaka-ayaw ko talaga. Challenging and pinaka-ayaw. Hindi ba computation yun? Di ba dapat magaling ka doon? Hindi lang computation eh. Siguro ang mahirap doon is nagko-compute ka ng something na hindi ka sure. Kasi nga walang
physical naman. Madali lang yung computation, kaso lang kapag may analysis kasi bibigyan ka lang ng picture ng underground formation, tapos may oil dito. Bibilangin mo na yan. May oil dito, may fracture dito, ganito yung type ng bato dito. Ang dami kasi yung... Oh, dami factors, hindi lang yung area. Mm-mm. Yan yung subject, ayan yung ano namin, yan yung major ko, B. Maglalabas lang ng bank statement, tapos kailangan mo na alamin kung ano nangyari. Like, oh, paano? Hiya naman ako sa sagot ko. Yung mga challenging sa inyo, yung parang talagang challenging. Bakit sa akin, ang challenging sa akin, painting one. Bakit? Literal na painting one. Sobrang inis na ako dun sa prof ko. Pero okay naman, yung painting two, painting three, masaya na ako. Kasi nung painting one, syempre painting major ako. Ina-expect ko, hindi, kumari kasi isang plate. E plate yung tawag dun sa parang mga exercise, yung magpe-painting ka ganyan. After every plate, magdi-display kung sino yung magaganda yung mga gawa. Buong semester, walang na-display sa akin kahit isa. So ano ko yung parang hala, ang pangit. Tapos yung ano siya, ang challenging na part kasi doon, yung prof, gusto niya nga yung parang ikaw mag-discover kung paano ka mag-paint. So ako na walang alam sa painting, syempre babasa ka sa book, tapos parang, susundin mo ba yung ginawa sa book? Ganyan. Tapos parang, paano nagawa to? Paano nagmukhang nakopya yung ano, yung realism ng isang bagay? Kasi parang ang mga pinipaint namin, kunwari, still life, yung kukopyain mo yung mga bote-bote, mga prutas, ganyan. Tapos hindi ko makopya, hindi ko ano yung tamang kulay, yung tamang lighting, ganyan. Tapos yun, yung buong semester na yun, parang nag-give up na lang ako kasi may isa akong painting doon, sobrang pangit. Nag-painting ako ng lumpiang sariwa. Tapos walang detalye. Yung parang patapon na painting. Naalala ko lang. Yung parang hindi ko malagyan ng detalye yung gawa. Yun lang. Hello. To be fair, para sa akin challenging din yun. Yun yung subject ko next term. Iba-iba lang talaga tayo ng forte. Pero kung ako nandyan, challenging yan sa akin ko yun si Dave. True. Ako din, di ako artistic eh. Di siguro din, ako din kasi siguro hindi talaga ako artistic. Joke lang. I mean, kasi one yun eh. Yun, di ba yun yung parang introduction to painting, parang ganun. So wala ka talagang alam. So doon ako pinakinahirapan. Wait, pumasok ka ng course mo nang hindi ka talaga nag-arts? Drawing nga lang alam ko eh. Tapos yung drawing ko pa, yung pang high school drawing. Tapos biglang marirealize mo, anime, hindi pala. Puro anime. Anime, o kaya kukopyain mo yung picture. Ganun. Pero hindi pala ganun yung concept nga ng fine arts. Parang kailangan mo sukatin visual, mata-mata. So, sukatin mo ng lapis, ganun. Hindi ka ruler. Hindi mo yung ruler yung picture. Titignan mo talaga ng mata. Pero yun, masaya naman after nun, yung painting tree kasi, mukha na, puro portrait. Tapos yun, laging nadi-display yung mga gawa ko. Funny. Pinainting ko pa siya naman si Melay nun. Si Melay. Totoo ba? Sa display yun. Tapos, thank you very much. Sabi yung ganun sa teacher. Thank you very much. Ayan. Oh, ikaw, Lil, syempre yung nagtanong. Magsasagot din dapat. Hala, PE. Parang ano, PE nga yung parang sa akin, okay lang, pupunta lang ako tapos pagatas ng PE, tapos na. Saving grace ng jiwa. Oo. Bakit naman? Challenging siya kasi kailangan makipag, ang tawag dun? Makipag interact with other people. Wow, as an introvert. Ayan ba yung pag-stretching tapos yung kailangan bubuhatin ka nung, ano, nung partner? Basta kasi diba, yung PE, nung dance, hindi naman pwedeng magdadance ka. Oo, mag-isa. Ano, cha-cha-cha. Pero ngayon pwede na yung TikTok dance. Yung mga sports is ano naman. Team, oo. Tapos yung badminton, may kalaro ka din doon. So, alam, may kasama ka talaga lagi. Yeah, yun yung struggle doon sa PE for me. Parang mas okay na meron kang ano, no, kakilala na, ay, sabay tayo mag-PE, ganitong... Parang, kaya nga ako nag-IT kasi pag-IT ang usap ko lang computer lang. As an introvert.
Ibig sabihin, nadalian ka lang sa IT. Nadalian ka sa IT yung PE lang talaga. Oh, PE lang yung challenge sa ano, sa wow. college life mo. Actually, madali. Parang sakto lang naman yung ano, yung mga major subjects, mga programming. Kaya CCU. Yeah. I mean, yung kasi ginagawa ko sa library, nag-advance reading. Yung, kaya kapag dating ng ano, ng class, pag mga activities, elbow mo na sila. Yung nag-explain pa lang yung prof. Ako, parang alam ko na, ganun. So, dire-diretso na ako mag-gagawa ng activity and then tapos ko na, bye. Naman. Mga ganun yung model student, ganun. Hmm. Ganun ako nun. Yan yung struggles ko nung ano, college. Hindi ko kaya mag-aral lang tuloy-tuloy. Oo, yun. Yun lang yung pinaka-challenging for PE. Though meron ding mga major subjects na mahirap, pero wala akong maalalang super nahirapan ako. Wala. Yun lang. Sa PE lang. Yung may mga time pa nga na nag-absent ako sa PE dahil ayoko na sila makita. Hala, kami din. Hindi kami pumapasok. Buti na ipasa kayo. Nag-online kami. Online fantasy game? Ganyan ba yun yung high school? Hindi. Kasi ang style kasi ng teacher namin sa PE, magpapa-exercise siya sa mga nandun on-site. Mm. As in, mag-workout talaga kayo. 3 sets ng ganito, blah, blah, blah. Ganon. Ang ginagawa namin, pag tamad na kami, nung ending na yun, nung mga patapos na, hindi na ako pumapasok. Hindi ko dinadala yung PE uniform ko. Tapos, tumatambay kami sa library. Nagre-reserve kami ng room. Tapos, magla-login lang kami. Tapos, mag-aaral kami ng ibang subject. Ganun ginagawa namin. Paano kayo ginigraden nung attendance pa rin siya? Nag-grade siya ng attendance. Tapos, meron siya mga pinapagawang activity. Mga essay, ganun. PE essay? Oo, yung mga, what is your fitness goal? Ganun. Ay, pag-goal. True. Akala ko yung parang ano, the biggest loser. Yung parang after nung finals nyo, titimbangin kayo kung gano ka. Halagi na naman yun. Seryos? BMI kami. May BMI. True. Di ba iba ang bilang sa BMI? Tapos ako pabigat ng pabigat. Diyos ko, Lord. Sa BMI, naka-base yung grade nila. Oo. Uy, wag naman. Lugi ako doon. Di ba parang ano? Dahil dyan, kailangan na natin tapusin ang episode na ito. Ah! Kala ko 3 episodes. Divided by title. Divided. Oh, bago kala ko 13 episodes to. Yeah, buong series, buong podcast. Ano, sariling podcast. Pero ano yun, ako naman, pumasa naman ako ng walang honors. So, satisfied na ako dun sa mga grades ko. Okay na na nakagraduate sa college. Kasi iba yung high school, iba yung college. Sa high school, parang mas competitive pa. Sa college, parang basta makuha mo yung degree, masaya ka na. Wala ako nung college, ano yun? Summa cum laude. Ano yung pinakamataas? Candidate for cum laude naman ako, pero hindi ako umabot kasi may 75 ako, which is history. Ay. Paano grade yung ate, Dil? Number grade? 75 talaga? Oo, mga ganun, 75. Ay, hindi kayo, hindi kayo 1, 2, 3? Hindi. Parang high school. O pero yung ganyan grading system kasi malakas makahatak. Mm-mm. Kasi pag 1, 2, 3, nagiging yung 75, pag naging 78, nagiging 2.75 na, di ba? Oo. Parang ganun. Parang na-average ng konti. Yes. Mas maliit yung hatak niya if ever man super baksa. Ngayon ko nga lang na-realize to na hindi pala lahat ng university same yung grading system. Sabi kasi uno, dos, tres. Uno highest, tres yung pasang-awa. Tapos, 5 yung bagsak. Sa amin, 4, 3, 2, 1. Tapos, 0.5 lang yung meron. Wala kaming 25 and 75. Oh. Pero ano yung highest? 4 yung highest? 4, yes. Okay. Sa inyo, Ian? Normal. Yes, parehas tayo ng 1 to 5. Oh, pero walang nakakuha ng 4. 4 yata yung parang incomplete. Incomplete or mag-exam pa bago pa. May gusto pa kayo dagdag?
sana po taasan nung accounting teacher ko yung grade ko dahil feeling ko kulang. Iyan natin yan. Kasi, Sir Hustler, kung nasan ka man. Hustler? Thank you. Hustler. Okay, iyan na natin. Ano yung email, university email? Isasend ko itong podcast. Hustler A. At ulo, totoo yun. Totoo. Okay, isasend ko. Send ko pagka ano, na-upload na. Tingnan natin kung tataas or papaulitin ka. Uy, wag accounting yun. Madedelay ako. Ayun, pa-closing na lang, masasabi ko lang, na kamis mag-college. Minsan parang gusto kong bumalik, mag-masteral. Or, true. Ay, wag. Pero parang na-realize ko thesis din kasi yun. So, mm-mm, pag may time at pag may pera, siguro. Uy, ang mahal mag-masters. Ayun nga eh. Pero let's see. Good luck kay Silag sa kanyang... Kailan ang balik mo sa ano, sa second trimester? Next week. Yan na yung Saturday. Time na ano eh. Medyo yan na yung time na, in, na hihilo-hilo. Ibang trimester pala. Good this year. Good luck. Ayun, good luck Silags. Ano yun, may pasok kayo ng Christmas time or 2 weeks? Be, ang break namin, 23. Like, sana tinuloy nyo na ng Pasko, be. Sana kung pinapasok yes, Merry, nyo na kami Merry ng Christmas. Noche Buena. Oo. Doon na kayo mag, ano, mag, oh, Noche Buena, tsaka Medianoche. Sagot naman daw na SM. Okay, promote bago tayo mag-close. Hello po. You can follow me at silags_016. That's silags_016 across all platforms. And pakopyahin niyo ako ng accounting. Send kayo ng mga equations and problems to solve po. Thank you. Hi. Follow nyo po ako sa TikTok. Sa TikTok na lang. Let's go. At @Will_Wanderer. May 3 R sa dulo. Sa dulo. Then, okay. Thank you. Ian? Wala naman. Facebook? Ano? Hindi Ian sa bordo. Follow nyo. At Elon Musk sa Twitter. Ayun, thank you guys. Thank you sa pag-guest. Hanggang sa susunod, ano bang maiisip yung ibang topic. Anyways, eto na. Please follow this podcast on your favorite podcast apps at i-rate nyo ng 5 stars kung masaya kayo sa napakinggan nyo. I-follow nyo din ang The Buhoy page on Facebook para updated kayo sa mga bago kong original content. Subscribe na din kayo sa The Buhoy channel on YouTube para naman sa mga bagong episodes ng The Domingo Fam Show, Up Close Macau Trails, at Buhoy Takbo Tayo. Follow me on Kumu Instagram and TikTok at Chikoy Buhoy for more content. At kung may gusto kayo ngayong sabihin, i-try nyo nang i-hashtag hashtag The Buhoy Podcast sa Twitter at Chikoy Buhoy bago po magsara ang Twitter. Or pwede nyo din namang diretsyan akong kontakin. Just email me sa chikoy@buhoy.com. New episodes of The Buhoy Podcast is available every Wednesday at 3 p.m. So yun, thank you and bye-bye! Bye! Maraming mabuti!